Hello, this is Okie Dokie. Ang pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba pwede ipakain? Ulo ng manok o chicken head? Mura-mura lang, 60 per kilo para sa alaga nating aso. Gusto nyo bang malaman ang recipe ni Okie Dokie? O kaya pwede ipakain sa alaga nating aso? Pero bago yan, intro muna tayo! Hello mga ka-Okie Dokie, ito nga pala Okie Dokie Shop na magbebenta tayo ng mga LC Beat, saka Puppy MVP, Dextrose Powder, kung anong maisipan natin na pwedeng ibenta tungkol sa pag-aalaga ng aso, makikita nyo dyan sa Okie Dokie Shop. Nandyan ang link sa description below, nasa may video sa baba. Ako nga pala si Okie Dokie, gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Hello mga ka-Okie Dokie. Ngayon, ang recipe natin, kasi na medyo nagsasawa na siya sa dog food o kaya dun sa wet food na binibigay natin kay Mikay. Ngayon, naisipan kong ibalik yung recipe ni Okie Dokie na ulo ng manok na mabibili sa palengke, sa wet market. Sa mall kasi wala na ito. Sa wet market to, sa palengke. Dito ko nabili sa may Zapote, Las Piñas. Ang halagang 60 pesos. Isang kilo. Marami na yun. Kaya nakikita nyo, diba? Pinakuluan natin. Wala tayong nilagay. Kahit anong... ano, tawag dito, pampalasa, asin, wala. Toyo, suka, wala. Kung ano yung mismong lasa ng ulo ng manok, yun lang ibibigay nyo sa alaga nating aso. Ayan, pinakuluan na natin. Mga 10 minutes yan bago kumulo. Hanggang sa lumubog yung mata. Pwedeng-pwede, maluto na yan. Basta malambot na yung ulo ng manok. Pwedeng-pwede na ipakain sa alaga nating aso. Saka palalamigin pa natin yan. Saka, kailangan pag... sasuggest ko sa inyo, pag bumili kayo na ito, dapat may time kayo o kaya weekends. Weekends ko lang ginagawa to kasi may oras tayo para sa alaga nating aso. Ang alaga nating aso si Mikay. Ayan, kumulo na yung ulo ng manok. Kumuha tayo ng dog food. Ang dog food niya ngayon, Bipro. Tawag dito. Hahaluan natin yan sa bawang ng ulo kasi malasa nga yun para sa kanila. Himay-himay natin. Maghalaan tayo ng oras para hindi matinik. Yun lang ang disadvantage nito, matinik siya. Pero malasa yan. Papakita ko sa inyo yung video mamaya sa dulo pagkatapos natin himayin na ipapakain natin sa alaga nating Shih Tzu na si Mikay. Ayan, tingnan nyo lang. Ganyan, maghihimay. Dahan-dahan talaga para maiwas yung tinik. Kasi pag oras na matinik yung alaga nating aso, delikado. Kaya, ayan, dahan-dahan lang natin hihimay-himayin para matanggal yung matinik. Yun nga, matinik nga yung ulo, yung tuka rin, saka yung bungo ng ulo ng manok, ayun din, nakakasama rin yung sa aso natin, kahit may breed o wala, basta sa alaga nating aso, masama yung buto ng anumang pagkaing matigas, kasi hindi yun natutunaw sa tiyan nila, okay? Kaya ngayon, makikita nyo ngayon, Okie Dokie, yan, hinahalo-halo natin, na amoy ko medyo, ano, may amoy talaga, nasang amoy yan na siya, para siyang sinigang na, ano, nilaga. Ganon, yun ang amoy niya. Ayan na, makikita niyo sa video. Tingnan niyo. Ayan na, papakain na natin kay Mikay sa alaga natin Shih Tzu. Kailangan natin iwasan lang yung mga tinik-tinik saka yung buto. Kasi nga, mabuto yung ulo ng manok. Ayan, sarap na sarap siya. Malayo pa lang, naamoy niya na yung amoy. Sariling amoy ng, ano ha, ng ulo ng manok. Wala akong nilagay. Kaya kung papakain kayo ng ganyan na pagkain na magluluto kayo, huwag na huwag kayo maglalagay ng asin, toyo, o suka. Tapos, daw dito, sariling ano lang, sariling amoy lang ng niluluto nyo. Ayan, tulad niya, nakikita nyo sa video, di ba? Kinain na ni Mikay. Mauubos yan, walang halong daya, mauubos niya talaga yan. Nagbibigay ako ng konti lang talaga, yung sakto lang sa size niya. Kasi small breed tayo, medyo konti lang talaga, hindi ganong karami papapakain. Kasi nga, magtataka kayo, yung mga nagpapakain dyan, yung mga nagpo-post sa group, ng aso na nagtatanong bakit walang gana, napakain nyo huwi ng marami siguro ng umaga. Tapos,
Pagdating ng tanghali, hindi pa natutuno yung kinain niya, busog pa rin siya, kaya hindi kumakain. Huwag kayong mataranta. Ganun ho yun pag small breed. Hindi yan katulad ng mga large breed na labrador, malalaki yung bodega. Ibig sabihin, malalaki yung tiyan. Malalaki yung lagay ng pagkain nila. Kaya, mabilis, magutom saka mabilis matunawan. Kaya, kailangan maraming pagkain sa mga large breed. Ito naman, Shih Tzu. Kaya pag minarami nyo na pagkain sa umaga, hindi sila kumain ng tanghali, okay lang yun. Kasi nga, hindi sila ganun kalakas matunawan sa pagkain. Ngayon, nakikita nyo, diba? Yan. Yung nakain niya, hinimay-himay din niya kahit papano. Kasi nga, tawag dito, medyo matinik yan. Ako rin, hinimay mo rin muna. Alisin mo yung mga laman, tawag dito, malasa. Yung amoy pa lang niya, malasa. Nakikita nyo naman sa video eh, no? Kinain niya na. Okay, ngayon, this is Okie Doggy. Sana may napulot kayong aral dito sa video natin tungkol sa pagpapakain ng aso. Again, this is Okie Doggy. Naniniwala sa kasabihang, huwag natin bilhin kundi naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Again, this is Okie Doggy. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos update. Wala naman mawawala sa'yo, diba? Again, bye-bye! Gamit ko na ba ito? Ganyan lang. Damihan ko na para mamayang gumamayang gabi. Thank you.